The rich man is wise in his own conceit, but the poor that have understanding searcheth him out. Pray, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, muli. Magpuy palain ni Lord sa iyong mga salita, Panginoon, matuto, apply sa aming buhay, makita rin namin na mga kailangan mga encouragement, kailangan mga bata, Panginoon, mga knowledge, mag-cumulate sa kanilang buhay. Ngayon po ang magpahala, Lord. Magpatawad sa aming kulang, at may mga special request, Lord, mga lockdown na yan, hindi na kami ma-persecute yun, mga kailangan po ng tabaho din po, Lord, makabalik na. At hindi po kami maaasin, Lord, we pray kayo po mag-protect sa amin at magtatawid doon sa crisis na ito. In Jesus na we pray. Amen. Amen. Okay. Naisip ko bad kasi, di ba nagpalit tayo last, ginamit ko yung cellphone. Ano ginamit ko rin? Cellphone. So baka hindi ko na malkahan. Cellphone. So tama ba tayo? Hindi pa natin natapos to, di ba? Tama lang. Oo, tama pala. Tama. Kinuha ko pala dun sa isa pa. Okay, sige. Good evening po. Good afternoon. Excited na ba kayo mag-aaral sa Salita ng Diyos? May gusto pong mag-testimony dito para ano? Bakit kayo dito ngayon? Natutuwa ba kayo sa Word of God? Ba't si Justin? Dito ka? Ah, matuto. Masaya ka ba dito? Bakit? Palagay mo lang. Si ano, Chelsea. Kaya pinaka-ano pala eh. Bakit ka dito? Para makinig. Anong natutunan mo sa mga nakaraang linggo? Ano nga particular ba? Kahit konti lang, ano naaalala mong natutunan mo na? Sige, alalahanin nyo, alalahanin nyo. Sige, sino pa? Kahit sino, kahit sino. Ano natutunan mo na so far? Ano nga, anong natutunan mo? Sige, okay lang. Kahit wala dito. Eh, naalala nyo. Ikaw, Joshua. Nahiya sila eh. Natututo ka ba? Ha? Natututo ka? Ano natutunan mo? Nagkakabisado na yan ng ano. Ilang verse natin kanina umaga? Pito? Ano pa? Ano pa natutunan mo? Sige! Naku, parang wala akong ano. Stephen, ikaw na, bilis! Wala ka pa rin, ayaw ko na lang. Ano natutunan mo? Yan, nanay. Ano natutunan mo? Sa mga pinaggagawa natin dito, magdadalawang taon na tayo. Ah, sige, Lian. Mga natutunan nyo so far. Yes, sir. Ang nagawa natin dito. Ano ka, wala. Peter. Ano yung natutunan mo exactly? Ha? Ah, sige, simulan nga natin kay Brother James. Baka hindi na ito din yung tanong eh. Marami. Oo nga, isa lang. Yung pagiging matapang sa salita ng okay. Ay, parang ito yun eh, ha? Last week. So, yung mga...
Yung mga ayaw sa batas ng Diyos, anong ginagawa nila? Pinuputin nila yung loko-loko. Pero yung mga yung sumusunod sa batas, kinakalaban yung mga loko-loko. Ganun, di ba? Pero sige, ano pa, si Jamie. Okay. Si Jana. Iba naman. Iba naman daw. Ano? Ano? Nakakatulong yung setan sa pagiging wise. Okay. Like how nga, ano yung particular na wisdom na yan na kuha mo? Kuha mo. Galit kapag nagsisleep ka ng facts, sorry, totoo. Okay, ha? Mga ganun, gusto kong makinig. Yung mga particular, yung... So, yun. So, iba, pag mga, ano, basta nagalit lang, galit na. Hindi lahat na sumisigaw, galit. Iba, preacher. Si daddy, naghahanap na. Eh, si Ma'am Joanne. Ano? Okay po ba yung, ano, yung live? Okay naman. Okay naman. Nabilis kasi yung sa inyo, no? Yung iba daw naglalag. Yung Joanne. Will not be covetous. Kasi okay. Sa isa, di ba, kung sino pa yung mayaman, sila, kung sino pa yung hindi mga Christian, sila yung nag, ano yun, nag, sa panglupa, maaseso sila. Yes. Sa panglangit, wala sila. Kaya, madami. Huwag ka maging, maging, maingit sa kanila. Kasi panglupa lang. Okay. Parang yung ano sinabi mo kanina? Ganun din? Ganun din na. Oo. Sige, daddy. Ayan. Pagkakaiba natin as a church, pagkakaiba natin sa ibang world. Like ano nga din? Particular? Particular, yung mga doktrina na natin. Like? Like, kumukha na si Jesus daw, hindi Diyos. Mm. Sa atin, Diyos na sa atin. Kanila, kanila, prophet. Okay. Marami pang ito mga dito. Okay. Nanay. Sabi na rin, dapat palungin, di ba? Yun. Palungin na rin nanay. Oo, hindi ko sa lalaman na mamalo eh. Dati, pinapalo ba kayo? Sa bahay? Hindi na masyado. Doon, dati. Hindi masyado? Kayo? Sa mama? Oo. Hindi. Ganyan lang yung mama eh. Ah. Ganun lang siya eh. Ah, sige, balik na tayo kay Stephen. Oo. Naisip ka na, tagal. Bilis pa siya eh, baka wala. O, isa nga lang bigay mo eh. Kaya para ano, kasi nag-iisip. Yung ano, nag-strike sa inyo. No, bilis. Ang tayong oras. Ano yung karamihan sa alis? Ano yung ayan, huwag yung pride. O, si Peter, ano natutunan? Peter! Ha? Ha? Sa Bible. Ano sabi? Mga Kristiyano. Ay, natok na ako. Ha? Ah. Ang dami yan, ha? Si, ano, Joshua? Waging, wag, maging? Makamundo. Ay! Lalim to, ha? Okay na ulit. Pinapasa ko siya sa amin,
Ayan na, nakita niyo na yung ano, sample. Ano yung natutunan ni, ano mo na? Chelsea. The message ni Pastor. Meron ba? Meron? Nahihiya pa kayo, no? Sige. Sabagay, hindi masyado na si Chelsea ito kasi. Sige, di ba? So, marami tayo natutunan, di ba? So, yung iba kasi, sabagay, minsan masaya lang kayo dito, no? Pero, punta tayo natutunan nyo. Okay? So, yeah, katulad nyo, huwag malikot. Anong ano yun yan? Okay? Nalamig ka ba? Next time, di ba? Alam mo malamig eh. Dala kayo ng mga. Okay, so dito na tayo. Evil men understand not judgment, but they that seek the Lord understand all things. Kaya tinatanong ko kayo kung ano naintindihan nyo eh. Di ba? Pero nakakamangha dito sabi, yung mga masama daw, wala ba silang naintindihan? So obviously, yung may naintindihan sila, pero hindi yung dapat nilang maintindihan. Yun ang nakakatakot eh. Ang daming marunong sa ibang bagay, wala pa lang kabagay-bagay. Alam niyo ba 'yon? Hindi naman sa ano ha, kasi nga yung mga nagagandang ano sa COVID na 'to. Minsan na-realize mo kung ano yung essential eh. Bakit kaya pinahinto kami? Bakit yung iba hindi pwede pahintuin? Kasi may mga trabaho ko na rin sa showbiz, 'di ba? Hindi naman essential 'yun eh. Sabihin, kahit wala nun, kahit 10 taon wala nun, actually, kahit kailan nun, mabuhay naman tayo, di ba? Nang walang pasayong sayo dyan, ganyan, so, joke-joke, mas kung ano pa man yan, kahit mga pelikula nga, mabuhay ba tayo nang walang pelikula? Parang patokalokohan lang yun, di ba? Ano pa yung mga non-essential? So, yan. So, kaya sabi dito, minsan, yung importanteng bagay na maintindihan dapat nila, o tayo, minsan di natin naintindihan. Kaya huwag kayong, at sinasabi dito, bakit daw sila hindi nakaintindi? Kinategorize sila kasi sa mga evil man sila. Alam nyo yun? So, kaya, naniniwala ko talaga, kahit sa amin si Pastor, ulit-ulit siya, yung mga taong matalino daw, nung batang-bata pa ako nun eh. Siyempre, hindi pa ako familiar sa ganitong preaching, naaral yung Bible. Lagi sinasabi ni Pastor, sino yung mga matalino dito? Diba? Sinabi niya, yung mga taong ligtas, sino matalino? Tama nga na ito kasi. Sabagay, may blessing din ng Panginoon doon kasi lumapit sa iyong gospel. Tinanggap mo naman. Pero sabi niya rin kay Timothy, yung Bible is able to make him wise unto salvation. So talaga matalino. Na-observahan ko rin yung mga member doon, hindi mga simpleng tao lang, pero yung mga bagay na dapat nila maintindihan, yun ang naintindihan kasi may church sila eh. At sa tamang church, hindi yung basta church lang, di ba? Basta lang may church, basta may Bible, okay na yun. Hindi, gano'n, di ba? Yung talagang salita ng Diyos sa may. Kaya sabi dito, but they that seek the Lord understand all things. So, yung simple to, lahat talaga naintindihan mo. Again, context ulit. Ang hirap kausap ng mga tao, may kausap kami ni Brad na ano eh. Ayan sinabi sa Bible eh. Hindi mo na inintindi kung ano yung ano doon. Sabi kasi sa Bible, yung ano daw, yung bata daw, nagsisinungaling na. Pagkapanganak na, pagkapanak nga, nagsisinungaling daw. Kasi, hindi yung nakalagay sa Bible eh. Obviously, hindi mo yun interpret na ganun, di ba? So, ito ganun din. Naiintindihan natin lahat in a sense na naiintindihan natin yung mga dapat nating maintindihan. Yun yun. Kasi di mo naman kailangan intindihin yung hindi mo kailangan intindihin. Diba? Intindihan nyo mo yung mga bata? Gusto mo maintindihan lahat ng bagay? Hindi ka darating doon. Pero yung mga bagay na kaya mong intindihin, intindihin mo. At yung mga bagay na dapat mo intindihin, nandito yun sa Bible. Okay? I-instruct ka. Ngayon, hindi mo kaya isaksak lahat sa ulo mo to lahat, sa kapal nito eh. So, pero pag nagpapa-under ka sa church, sa pastor, kung nga, tinatansya ko eh. Kaya lang tinatanong ko, ilang taong ka na ka, ilang kayong magkapatid. So, nagkakaroon ako ng idea kung ano yung kailangan nyo sa buhay. Okay? Itiwala lang kayo sa Panginoon. Amen? Bata, punta lang kayo dito. Ha? Para mag-aaral tayo ng Bible.
So yan yan, naiintindihan. Ano yung mga naiintindihan ng mga Kristiyano? Lalo, sige, bigyan na natin yung mga pinaka-matured na. Kumpara natin sa mga napakatalinong tao pero pera hinahabol. Ano yung mga naiintindihan natin na hindi nyo na naiintindihan? Sige nga. Ano yung? Okay. Na yung kayamanan na dapat nilang pinaghihirapan na talagang iniipon, hindi yung dito, di ba? Binabasa ko yung ano, binabasa, may parado naman ako ano. Talagang yung kahit yung 911 daw, talagang plinano yun kasi pera-pera daw pala yun. Tsaka hindi rin tataka kasi ganun ang, ano yung mga trading-trading kasi, insider trading. Mga tao ganun eh, kumita lang. Ang pakailang kung sino mamatay. So, uy, umamang ka, tapos sa impyerno ka pala. Anong silbin? Pero tayo, nag-iipon na tayo, no? Siguro tayo tinatawa na naman nila. Ano ginagawa nito? Fish-fish ng Bible. Uy, punta na naman sa church. Every week, pupunta ulit siya next week. Ano yung ginagawa nila? Natawa-tawa ba yan? Pero hindi nila kasi naiintindihan. Yung mga bagay na dapat nila maintindihan. So medyo nakakawa sila, pero itong mga batang to, pag nagtagal kayo sa salita ng Diyos, maintindihan nyo rin dahil maintindihan. Amen? Hindi lahat tayo yaman ng napakayaman, ilang taon lang ang buhay natin dito, yung mga nasulwi namin. Minsan, ito, sinati, ano, nagkakwento ko kami this past few weeks, last recent weeks. So talaga ina-enjoy ko lang yung company nila, ang dahil ko lang tunan. Mga tao, ganun eh, isa-isang beses yun, kasi limang, anim na gabi ako nun eh. So ano kayong mga pangarap nito sa buhay? Kasi itong may, ano, lahat na ng kwento, pinakinggan ko na, isa pa rin ang, ano ko, conclusion ko, ang Diyos pa rin ang may control ng lahat, siya dapat nating paglingkuran, kasi bandang huli, yun lang talaga may kwenta sa buhay natin eh. Wala eh, walang ipunin mo dito, iba, busy-busy sa lahat ng bagay na, ano, lalo pa kinabang, may iwan sa lupa. Amen? So, yan. So, yung sinasabi dyan, ha? So, especially kayong mga bata, gusto yung maging matalino. Matalino ko ba, Chelsea? Ha? Ha? Hindi. Okay, yung matalino, yung nasabi ko na, yung dapat mong maintindihan, naintindihan mo. So, tumanggap ka sa Panginoon. Ngayon, nasa church ka, di ba? Sino nag-utos sa'yo punta sa church? Wala naman. Gusto mo lang talaga. Matalino ka. Oh, may pangunawa ka. Nakita niyo naman ginagawa namin, di ba? Isishare namin yung salita ng Diyos. Invite namin yung sinong gusto. Lahat ba sumasama? Di ba ako, lumaki na ako sa church to namin. Ganun din. Pero mas masigasig nga tayo dito. Pero ganun din talaga. After how many years, yung iba doon, naalis. Pagpapalit yung buhay sa church, puro ano. Meron kami ng worker dati na bandang huli, ginugulpi niya yung asawa niya. Hindi siya wise, di ba? Iniwanan yung magandang buhay. So iba, yumaman nga. Yan, iba naman ang problema. Mga anak. E kung pinalaki mo sa church yan, anong problema mo sa anak mo? Palagay mo hindi ayusin ng Diyos yung anak mo. Yung mahal na mahal mo yung anak mo, di ba? May mga problema sa anak na talaga hindi mo maayos eh. Maniwala kayo. Kaya matalino si Chelsea, di ba? Eh si Leah, sino nagpunta sa'yo dito pumunta? Wala din. Eh, si Jason, alam ko na. Nakikita lang tayo nito. Kasama na to eh. Tsaka pala si, ano, Kino. Nakikinig ka ba, Kino? So matalino kayo, pero wag lang yan hanggang dyan. Kasi may mga bagay na, kahit sa Bible, parang naluloko tayo minsan eh. Maayos ka ng kurari, ilang taon na si Chelsea? 12. 12, 13 siguro, hanggang 18 siguro si Chelsea. Talagang masigasig. Gusto ko matuto ng salita ng Diyos. Galing. Kaso may darating sa buhay mo na, hindi binasahan, bandang huli, mamimili ka, Chelsea. Kahit ikaw, lahat kayo ng mga bata kayo. May darating sa buhay nyo na, kung ano man yan, madalas sa mga young people talaga, love life yan. Dami ko na nakita. Nagkamali ka dyan, no? Alam nyo ba yung love life na? Alam nyo na yan? Ha?
Oh, totoo yan. Pero yun, bata pa kayo, maging matalino. Uy, makinig. Maging matalino kayo, especially mga babae. Pero ganun din yung lalaki, di ba? Kasi, ano eh, mahina daw ang kabataan dyan. Okay? Kaya maging matalino kayo. Pag dumating yung pagsubok, tama pa rin yung pipiliin mo. Okay, sala, maniwala kayo. Huwag, sa lahat ng gagawin nyo, huwag na kayong lumiban sa church. Ako, ganun yung napatunayan ko eh. May mga time din na gusto ko lumiban sa church, parang tinatamad ako. Yung iba, parang, ano nangyayari dito? Pero pag umatend ako, nag-pray ako, nagbasa ako ng Bible, na-realize ko yung dapat ko ma-realize. Eh, saan ako pupunta? Ano gagawin ko sa bahay? Maglalaro ako. O kahit pa magtrabaho ko eh. Sabat ba yun? I mean, tingnan mo lang. Dami natin kilala dyan. Sipag, walang kinalagyan yung ano. Sumunod mo. Huwag nang hakan yan. Di ba? Lalo sa church, yung makikita mo, yumaman, nawalan, walang pinagkaiba. Pag wala ka na ipon sa langit, wala, walang pinagkaiba eh. Okay, so ganyan ha. Magtanong ka ng pangunawa, hanapin mo ang Panginoon. Ibig sabihin yan, hanapin mo kung ano yung gusto niya sa'yo. Alam mo bang gusto ng Panginoon sa'yo? Jacin? Alam mo ba? Alam mo gusto mangyari ng Diyos sa'yo? Si Dian, hindi pa lahat. Pero iba, alam mo. Kaya ka nga dito, di ba? Sinabi niyo kanina, bakit ka dito? Para po matuto ng salita ng Diyos. Tumpak! Yun yun. Insan, unti-unti lang yan. Di ba? Di mo kuha lahat. Anong gusto ng Diyos sa akin? Pag may nakita tayo dito ngayon, sabi dito, hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo siya. Hanapin mo yung kalooban niya. Yung ibig sabihin dito. Ano kaya ang gusto ng Diyos ngayon? 12 years old ako. Anong gusto ng Diyos sa'yo, Chelsea? Masasabihin ko ngayon sa'yo, hindi ako ang Diyos, ha? Pero sa dami ko na rin na ano dito sa Bible, ang gusto ng mga ng Diyos, sa mga 12 years old, na babae, mag-aral ng salita ng Diyos. Umattend sa church, mag-fellowship sa mga mananampalatayang matino, hindi kung kanino-kaninong tambay. Okay? Kung manood ng kung ano-ano sa YouTube na kabastusan, hindi gusto ng Diyos yan. Ang gusto niya, salita niyang, ano mo, kanulayo mo, di ba, may Bible ka sa bahay? Di mo dinadala. Nadalin niyo yun. Inasilbi ng Bible, okay? O si Chloe lagi naisip po eh. Ba't si Chloe yung isang araw dito? May ginagawa daw yung nanay niya dyan? Dito sa ano? Ano ginagawa ng nanay niya dyan? Naglalaba? Oo, dito banda. Sa Dama de Noche. Hindi mo alam. Nanay niyo daw, yun eh. Ano, 10 years old na babae, alam mo ba ang Diyos, ang gusto ng Diyos sa buhay niyo? Ngayon? Masabihin ko sa'yo, gusto mo? Jacin, gusto mo? O, ganun din, sinabi ko sa'yo. Ah, si Miko ituloy. Kino, alam mo gusto ng Diyos sa'yo? 10-year-old na lalaki? Ano dapat mong gawin? Palagay mo, alam mo ba? Ang gusto ng Diyos na gawin mo? Makinig. Magpakabait. Okay, nakalimutan ko yun. Tama yun. Sumunod ka sa magulang mo. At ganun din. Magbasa ka ng Bible. Umattend ka ng church. Magpray ka. Magbasa ka ng Bible. Okay, huwag kang makisama sa mga adik. Sumama ka sa mga maayos na tao. Okay? Lian, alam mo na siguro. Anong gusto ng Diyos sa'yo? Na gawin mo? Shortcut mo na. Ano nga? Ha? 10 years old na babaeng malusog. Anong gusto ng Diyos gawin mo? Ate Lian. Ang dami ah. Ano? Mag?
Yan po yung hinaan. Ano pa? Magpakabait. Tama. Ano pa? Sige, isa na lang. Ha? Oh, mag-pray. Ano pa? Si Kino yun. Ano pa? Sige, balik tayo kay ano. Jessie. Maging masunurin ka rin, no? Magulang. Ano pa? Pakabae, nasabi na eh, ano ba? Ah, sige, si ano na, Chelsea. Magalang, ano ba? Hindi ko sinabi yun, ha? Ah, sige, tayo, tama rin yun. Ano pa? Yung sinabi ko, hindi ko natin yung sinabi ko eh. Yan. Yeah. Stephen, anong gusto ng Diyos gawin ng isang anak ng pastor? 13 years old na laging busog. Ha? Isa nga lang eh, dalawa. Ganun. Sige, tanungan lang tayo ngayong gabi. Natawa ako sa mga to eh. Ano? Nakasunod si Alex, oh. Ano? Wala. Anak ng pastor yan. Ano nga? Peter, ano? Ha? Ha? Masave. May save ka na eh. Save ka na ba? Tama na yun. Tama yun. Pero mag-save ka na. Ano pa? Dito kasi tayo sa understand all things eh. Parang hindi natin naiintindihan eh. Ano? Diyan. Nasunore. Nasabi na eh. Hmm? Peter. Kuya Peter. Anong gusto ng Diyos gawin mo? Ha? Nag-pray. Ano pa? Okay, tandaan niya ha, mga bata ha. Okay lang din niya. Pero okay may hiya. Ito yung binibigay ko na nga sa inyo yung sagot. Sige na ano? Oo, oh, kita nyo na. Yun yun. Sinabi sa Bible eh, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. And so much the more as they approaching. Yun ang sabi sa Bible. Sa Tagalog, huwag kayong liliban. Yun ang sabi sa Bible. Kasi the more na nakikita tayo, nagkaka-encourage tayo. Mas kayo, tumatalino rin kayo. Pag tumatalino kayo, kami rin. Dami nga natutunan. Ganun yun sa church. Diba? Justin, dati parang late-late ito. Ngayon, laki na. Okay, sige. Kaya sabi dyan, they that seek the Lord understand all things. Ang dami nyo maintindihan. Ngayon siguro, naiya lang kayo. Pero kaya nga kayo tinatrain ko mag-isip. Kaya pag tinatanong kayo, hindi ko kayo pinapahiya, mga bata, okay? Tinatanong ko kayo para, kasi minsan, hindi ko alam, katulad si Kino, kaya ganyan-ganyan ngayon. Ano kayo iniisip ni Kino? Hindi ko alam. Pero pag tinanong ko siya, nakasagot agad siya, ay, nakikinig to, di ba? Ganun yun, mga bata. Maganda, makukunti pa tayo eh. So, natindihan nyo ba? But they that seek the Lord understand all things. Ganda, di ba? Siyang naghahanap sa Panginoon ay maintindihan ng lahat ng bagay. So, sabi nito, better is the poor that walketh in his uprightness
than he that is perverse in his ways, though he believes. Sa Tagalog, mas mabuting mahirap. Sino mayaman dito? Mayaman dito eh. Pero mas maganda na lang na mahirap ka, pero ikaw ay lumalakad sa iyong katuwiran. Ay sabihin ng katuwiran, sinabi ng Diyos, magmagna ako. Diyos, magmagna ako. Sabi ng Diyos, magdamit ako ng maayos. Hindi ako magdadamit ng parang ang ano, ewan, di ba? Arang adik. Yung kaya para akong ano man. Ano pa sinabi ng Diyos? Na upright. Ay, dapat daw masipag. Isipag ako. Di ba? Ay, sabi ng Diyos, sumunod ako sa magulang ko, susunod ako sa magulang ko. Di ba? Mas maganda pa yung kahit mahirap ka, mas maganda yun. Pero sinasabi ng Bible, ngayon, yung iba talaga, tinatawanan to kasi, lalo pag yung mga tao nagkaroon ng kayamanan, for example, kala nila, saya na nila niya, mayroong lahat na, tatlong sasakyan, tatlong bahay, tatlong asawa, hindi, no? May katulong, dami rin, ano, naloko. So, sabi ng Diyos, sinasabi sa atin, mas maganda yung mahirap ka na. Bakit nga? Kasi nga, nabanggit natin yung kaligtasan. Ang hirap maligtas ang taong mayaman. Yung ganun, tapos maloko. Isa yun. So, pero yun ang pinaka rin. Pero ano pa? Ano yung ibig sabihin ng perverse in his ways? Itong inaaral ko, ha? Baka ma-disturb yung mga bata. Pero maganda, alam nyo rin to, eh. Nasa Bible kasi itong mga masamang tao. Alam nyo ba may mga masamang tao? Wala tang tao mabuti. Para alam nyo, ha? Meron daw napakayaman, kailan lang pinatay siya, eh. Kasi dami niyang connection sa mga sikat na tao, mga pangyarihan tao. So, alam nyo ba ginagawa niya? Hindi ko nang sasabing detalye, pero talagang loko-loko. Meron sa sariling island. Oo. Tapos nagdadala siya ng mga, ano doon, mga kaibigan niya. Tapos mga bata. Hindi ko nasabihin sa iyo yung ginagawa sa bata, pero talagang kadiri, kabastusan. Ay yaman nun, may sariling jet plane, may sariling island nga eh. Wala nakakita na may sariling island na tao. Pero bandang huli, siguro nagkagalit-galit sila din ng mga siraulo niyang kaibigan din. Ano nangyari? Pinakulong siya, pinapatay siya. Diba? So, sigurado ako sa impyerno yun dahil alam ko bakla din yun. Okay? Kaya sasabi ito, perverse. Sinabing perverse, baliktad utak niyan. Madalas din, kabastusan din yan. Perverse. Nandiyan niyo ba yan, mga bata? Kaya maganda na mahirap ka, huwag ka magpakahirap-hirap, ha? Ibig sabihin, subukan mong maging mayaman, magsikap ka, pagpapalain ka ng Diyos. Yun ang ano, basic principle dyan. Pero, pag by the time na sinasabi mo, sabi nga kanina ni Ate Jamie, minsan di mo maiwasan, nakikita mo yung mayaman, tapos loko-loko eh. So, huwag ka maingit nga doon. Kaya sinasabi sa atin, paulit-ulit sa Bible eh. Mga loko-loko minsan, sila yung naunguna sa sanlibutan. Pero, maghintay sila, amen? Paglalagyan yan. Yung mga laki, minsan, di pa nga namamatay, dito pa lang. So, yan. Tapusin. Aga pa naman, sige. Kayo muna, ready? Pakibasa po, ready go. Whoso keepeth the law is a wise son, but he that is a companion of a righteous man, changing his father. Riotus. Alala niyo sa parable of the, ano, di ba? Parable of the prodigal son, riotus. Mahilig sa riot. Pero actually, parang panibugho yun eh. Sabihin na, walang pakailam sa pera, magulo. Okay, so sinong anak dito? Lahat naman tayo eh. Kung pag ikaw daw ay pinapanatili mo yung tamang batas, okay? Matalino ka daw. Okay? Yan sabi dito.
But he that is, hindi na sinabi dito siya na hindi nagkikip ng law. Sabi dito, companion of righteous man. So yung mga bata, yung mga to kasi gulong naman to eh. Ah, ito eh. May mga balkada ba kayong masamang tao? Pero meron kayong mga kapitbahay na gano'n. Wala. Ay, salamat naman. Hindi ako naniniwala. Sana nga, di ba? Pero meron daw eh. Sabi nga dito eh. May nagkakwento dito, hindi ko lang sabihin. Meron daw na balkada yung anak nga taga Baybay Sapa. Nagnanakaw daw. Yung mga magnanakaw ba doon? Wala naman. Hindi nyo lang alam. Yun ang sabi sa akin nung matanda eh. So, ingat kayo. Yun ang gusto sabihin. Ha? Basta may kaibigan kayo, bago nyo kaibiganan yan, tanong-tanong muna. Kaya ano ba ginagawa nito ni ate ganyan, ni kuya ganyan? Ba't kaya laging ano to, ganda na cellphone nito? Sigurado yun yung dinanakaw, ha? Ganun. Okay? Kaya sabi dito, kahit hindi ikaw yung gumagawa ng mabuti, okay, mga bata, sabi dito, kahit hindi ikaw yung gumagawa ng masama, sorry, kasamahin mo lang yung hindi gumagawa ng mabuti, yung riotous man, kasamahin mo lang yun. Ano sabi dito? Nahihiya din yung tatay mo sa'yo. Gusto mo ba yung mapahiya yung tatay mo sa'yo? Diba sa school, pag magulo ka, sobrang gulo mo, papatawag yung nanay mo, tatay mo. O bakit andito yung nanay, tatay ni Kino? Bakit kaya pinatawag ng principal? Kasi mabait si Kino. Yun ang maganda. Pero pag papagalitan yung nanay mo ng principal, nakakahiya yun. Diba? Sabihin, ayaw na namin si Kino. Hindi na namin tatanggapin sa school. Yun nakakahiya, diba? Pero hindi ka rin si Kino. Bait yan eh. Okay? So, huwag kayong sasama sa mga taong maloko. Ha? Ganit naman kayo sa, actually, alam naman ang magulang nyo dapat yan. Pero yun, may kilala nga ako kailan lang, ganun. Yung magulang, mahina din. Sabi nung yung tita pa, yung kapatid pa niya nagsabi, eh, ba't si ano, pinapasama mo sa ganyan? Bayaan mo na siya, malaki na siya. Hindi ganun. Pag alam mo masama yung sasamahan, natakot ka na. Huwag mong payagan. Dahil kasi mga mabait to eh. Lumalaban ba kayo sa magulang nyo? Hindi. Very good. Yan. Tama yan. Ganyan. Hanggang paglaki nyo, ganyan kayo. Ha? Sige, dito natin tapusin. He that by, pakibasa po. Ready, go. He that by, usury, and unjust gain in this earth substance, he shall gather it for him that will be in the poor. He that by, ano ulit yung usury? Pagpapatubo. Okay. Utang, okay lang. Kaya pa, matubo yun yung ganitang Bible doon. So, nakita nyo ba? Iniquate yun eh. Usually, and unjust gain, parang iisa yun. Pag ikaw yung nagpapatubo, pinautang mo ganyan lang, tapos singil mo, iba na. Mataas na. Unjust gain ang tawag ng Bible doon. Okay yung mag-gain ka na, nagtrabaho ka. Yun ang the best. Yun talaga dapat. Pero pag wala ka namang ginawa, inano mo lang yung pera mo sa kanya, tapos tataas na yung yayaman ka na, unjust gain yun. Okay, ready diba unjust? Hindi patas. So, sila daw yung mayaman, pero sabi dito, he shall gather it for him that will pity the poor. So, naalala nyo ba to? Parang may ganito ang ano eh. Nabisado ko na dati yun. Tapusin na natin dito. Ito sabi sa Proverbs, riches ba yan? Wealth. Tingnan nyo, ganyan din ha. So, ikaw daw, kala mo, di ba, kala mo, ang hirap mo, tingin mo sarili mo. Sabi dito, a good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is made up for the just. Sa Tagalog, yung mga makasalanan, nag-iipon, di ba, nag-iipon. Pero sabi ng Panginoon, yung kayamanan nila ay inipon niya para sa unjust. Ito yung mga matinong tao.
Yung makasalanan kala niya, iniipon niya para sa kanya eh. Bandang muna, napunta doon sa Diyos. Yung sinasabi sa Bible. Kaya ito, yung text din natin dito, ano? He shall gather it for him that pity the poor. So, pag ikaw yung taong hindi ka madamot, no, alam mong kailangan, bibigyan mo naman, yung inipon ng mga masama, ito, mga nagpapautang, nausisa mo, sa'yo din pala, ikaw din yung makikinabang. Alam nyo ba yun? Ito lang, titignan mo yung mga pag-inarap mo yung mga mayamang bansa. So, in a way, yung mayaman sila. Pero bandang huli, nadidistribute din eh. Kasi bandang huli, saan nila lalagay yun? Ibebenta rin nila. Pag walang hindi mabenta, sobrang dami, di mumurahan din nila. O di tayo rin ang nakinabang. Napansin nyo ba yun? Kaya misa, praise the Lord, ba't biglang meron ditong ganito? Di ba, in Japan, ilan na kailang ano sa atin yan. Dinodonate lang yung di na nila kailangan. Though, mas maganda siyempre kung tayo yung mayaman, eh. Kaso, still, at least hindi tayo na-involve sa kung anong kasamaan, okay? So, ganun tayo. Again, hindi ko sinabing maghintay ka na lang ha, sa blessing. Pero, huwag kang gumawa ng masama. Yun yung pinaka-message natin tonight. Okay? Amen. Sige. Question po? May question? Question. Matuwa ako pag nandito kayo, mga bata eh. So, parang nakikita ko na. Pag nagpatuloy kayo, panalo kayo. Si Chelsea, nakikita ko, ano to? Nakapangasawa to ng ano, matinong tao. Baka pastor ka. Diba? Ganun yun. Pag nagpatuloy kayo, ano yan ako, mga bata? Tsaka si ano, lahat kayo. Baka si Kino, magbastor to. So, bastor? Ano ba yung bastor? Sige, let's pray. Maraming salamat sa inyong confidence lang, sa mga batang guest namin ngayon. Maraming hindi nakapunta si Alex, but we pray na kung naman ang abalahan, Maraming maalala ng bawat isa, kayo po yung nasa inyong pag-asa namin, kahit sa anong circumstance, ay dapat kayo ang aming paglingkuran, kayo po ang ma-please sa aming buhay. Kasi yung mga bata, Lord, na tumalino, salamat po sa iba na nakakarinig ng salita ng Diyos, yung iba kayo, Lord, ay kailangan pa ng alalay, makareceive nga po sila ng wisdom, Lord, na nasabi kanina. Madapat ganun ng mga bata, makainig ng salita ng Diyos, sumunta sa church, magbasa ng Bible, magpray, paulit-ulit, alamin ang inyong kalooban, fellowship sa maayos ng mga tao, Panginoon. So, pray na intindihan po namin ito, Lord, kaya kami nangyong salita. Kaya po malalati. In Jesus' name we pray. Amen.